During my inauguration last 30, 2016, I said that the fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. Sa 5 taong paglaban sa illegal na droga ng Administrasyong Duterte, ipinagmalaki ni Philippine National Police Chief, Police General Guillermo Eleazar, na mas ligtas ngayon ang mga komunidad sa bansa. Ayon kay General Eleazar, sa unang 5 taon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, bumaba ng 60% ang index crime sa bansa na karaniwang kagagawa ng mga nasa ilalim ng impluwensya ng droga kumpara sa huling 5 taon ng nakaraang administrasyon. Our continuing successes are making the streets safer. Our service extends to protecting of our cherished democratic way of life. Gayunman, inamin din ang pinuno ng pambansang pulisya na hindi pa tapos ang laban dito. Sa mahigit 62,000 barangay sa buong bansa, nasa kalahati pa lamang nito ang idiniklarang drug-free ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency, habang mayroon pang 13,000 ang kailangang linisin. Magmula noong 2016, baigting na laban sa illegal na droga ang tinairal ng inyong pambansang pulisya. Hindi namin ikakaila na pagkalipas ng 5 taon, may problema pa din sa illegal na droga ang ilang sulok ng ating mga komunidad. Pero hindi rin natin maitatanggi na malaki ang pinagbago ng sitwasyon kumpara noong bago mag-2016. Ang mga datos ng mga police operations ay hindi lamang mga numero. Dulot ito ay kaparatagan ng loob ng mga mamamayan. Kaakibat ng pagnanais ng pamahalaan na linisin mula sa illegal drugs ang Pilipinas, nasa mahigit 6,000 drug suspects ang napatay sa mga operasyon. Isa na rito ang minor de edad na si Kian De Los Santos na binaril ng mga pulis noong 2017 habang nakaluhod sa isang madilim na iskinita sa Caloocan City. Kaya naman, naging kontrobersyal ang kampanyang ito ng Duterte Administration at nakatawag ng pansin ng iba't ibang grupo, partikular ng International Criminal Court. Nais ni dating prosecutor Fatou Bensouda na imbestigahan ang sinasabing crimes against humanity na isinampa laban kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa dami ng sibilyang napapaslang sa anti-illegal drugs at anti-criminality operations ng PNP. Ngunit para sa Malacanang, walang karapatan ang ICC sa bagay na ito. It's legally erroneous, politically motivated. The ICC has no jurisdiction over the subject matter of crimes against humanity as alleged in her information against President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit, naniniwala si Attorney Nery Colmenares, isa sa abogado ng biktima ng umano'y extrajudicial killings, na malakas ang laban ng mga kaanak ng mga napaslang. Napakalakas ng ebidensya kasi ang mga complaints na ito, may testigo, ang pamilya mismo nakita paano pinatay, sino ang pumatay, paano pinatay. Ayon naman kay General Eleazar, hindi sila nagpapabaya sa pag-iimbestiga sa bawat operasyon ng PNP na mayroong namamatay na suspect at kinakasuhan ang mga pulis na nagmamalabis. All the cases of anti-illegal drugs operations that resulted in the death of the suspects or even the policeman, pwede po yan na ma-review ng DOJ. Despite nakita namin na ang operation ay legitimate, pero dahil mayroong issues as to the reasonable force na ginagamit ng mga pulis kung saan na namatay ang suspect, ayun po ay kailangan po ang pag-delitis po yon. Ngunit para sa grupong karapatan, isang independent body dapat ang humawak ng investigasyon. Una mo sa lahat, kapag ganitong mga indigente o kaso ng mga extrajudicial killing, totoo lang, ang lagi-lagi po namin panawagan
there should be an independent body who will investigate these cases. Ngayon, kung PNP rin po ang mag-iimbestiga sa kapwa na PNP, may doubt the result will be kung magiging credible ang magiging resulta. Patuloy naman sa pag-aayos ng kooperasyon ng PIDEA at PNP kasunod ng inkwentro ng kanilang mga tauhan sa isang by-bust operation sa Commonwealth Quezon City noong Pebrero kung saan tatlo ang namatay at tatlo ang nasugatan. Bumuo rin ang Unified Guidelines at dalawang law enforcement agency upang hindi na maulit ang insidente. Ang bottom line is dapat talagang one operation, one sector or area, one anti-drug operation. Yun yung ginagawan ngayon namin ng guideline kung paano pwedeng maisagawa ito. Mahirap pero dapat mangyari. Simula nang umupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte noong July 1, 2016 hanggang April 30, 2021, nasa mahigit sa 280,000 na ang na-arrest ng drug suspects kabilang ang nasa mahigit sa 12,000 na high-value target. Ang mga ito ay nahuli sa mahigit sa 200,000 isinagawang operasyon. Umabot na din sa 6,117 ang napatay, habang nasa 784 na ring drug den at clandestine laboratory ang kanilang nasira. Paglilinaw ng PNP, may mga namamatay na suspect dahil kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa ginagawang panlalaban ng mga ito sa mga pulis. Binabatikos man ng marami ang kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga, desidido naman ang PNP at PIDEA na wakasan ang problemang ito bago matapos ang termino ng Pangulo. Leia Ilagan para sa Pamana 2021.